So guys, welcome to Backyard Growers PH. So, ngayon day off ko. Buong araw mo lang dito sa amin. Wala akong magawa. Kaya mag riribag na lang ako ng mga kinalos natin na cuttings. So, ito yung kinalos ko 3 weeks ago. Ang gamit kong media ay kokopet. Yan. So, since nung kinalos ko ito, 3 weeks ago, hindi ko na siya diniligan. Kasi yung kokopet naman, matagal mag-dry yung moisture. Lalo na sa ilalim ng kokopet. So, yung size ng cuttings, less than pencil size ito. So, wala akong magawa 3 weeks ago, kaya kinalos ko na lang kahit medyo payat yung cuttings. So ito yung pinost ko dati, yung unknown na variety. Pero may nagsabi, may nag-PM sa akin na baka joy seedless daw. So ngayon titingnan natin kung nagkaugat yung kinalos ko. Okay, gamit ang kokopet. So dito ako nasanay sa kokopet, kaya ito yung palagi kong gamit pag may available ako. So, i-check natin ngayon kung successful ba yung pagkalus natin. 3 weeks ago ha. So, mga 21 days siya. Check na natin. Yan. Nagkaugat na siya. Medyo mahaba na yung ugat. Since 3 weeks siya. Commonly, nagkakalos lang ng 2 weeks. Kapag sumobra, eto, lalabas na talaga yung mga ugat niya. So, kailangan na nating ilipat sa soil para maka-absorb na yung roots ng enough nutrients para mag-bud break yung mga buds niya. So, kita nyo, wala pa yung mga dahon. So, yan po ang magandang sign. Nauna yung ugat kumpara sa dahon. So kapag nalipat na natin to sa soil at naka-absorb na yung roots ng nutrients galing sa soil at pa konti patatamaan natin ng morning sun, so dahan-dahan nang magbabad break yung mga buds nito. So lalagay muna natin sila sa shaded area, yung tinatamaan ng morning sun. Huwag muna nating ibabad sa whole day na sikat ng araw. Pero meron din namang iba na dinidiretso na nila. So, kanya-kanya po kami ng style. So, ito yung nakasanayan ko. So, dahan-dahan lang nating tanggalin yung kokopet. Kasi mataas na yung mga ugat para hindi mabali. May nabali na nga. So, yung ugat nila, malutong sa ganitong stage, madali lang mabali. Kaya, ingatan lang po. So, dahan-dahanin lang natin. So, hindi naman lahat umugat or nagkaugat. So, ganyan po talaga. Hindi naman po tayo magaling masyado. Taman-taman lang po. Minsan, nagiging successful. Minsan, failure din po. So, try and try lang po hanggang sa ma-perfect or makuha nyo yung eto, kalos ang isa. Hindi siya nagkaugat, pero meron siyang konting kalos. So kung ganito po, pwede pang itanim po ito. Itusok natin sa soil kasi nagkalos siya. So, yung mga kasama niya, mataas ng ugat siya, hindi pa. So may ganun po na mga chances. Iba-iba yung growth ng per cuttings kahit isang variety lang sila. Kasi nagmamatter minsan sa maturity ng cuttings.
Eto pa. Isa. Medyo malaki na yung kalus niya. Focus lang natin. Yan. At may konting ugat siya. Itong dalawa, wala. Ito, meron din. Nagkalus din at may ugat konti. So yung iba, nagwawala talaga yung ugat nila. So iniingatan ko lang po kaya medyo mabagal tayo. So kumapit yung apat. So guys, babasain ko lang ng tubig ha. Para mas mabilis matanggal yung kokopet. I shall return. So ganun kabilis. So kita nyo. Galit na galit yung mga roots. So yung gamit ko na rooting hormone, anaa. So isang kutsara ng anaa sa 200 ml na tubig. Yun o. So yung dalawa. Oops. Yan. Ngayon tayong apat na. Malaki na yung ugat. Meron ding tatlo na nagkalos at dalawang hindi ako sure kung buhay or patay. Che-check ko mamaya. So, ito yun. Ang pinaugat natin. So ngayon, ilalagay na natin sa seedlings bag. So wala akong ibang makitang soil. So itong lupa na ito sa mama ko ito, sa mga bulaklak niya. So ito na yung susubukan kong gamitin since walang available na iba. Minsan naman kung may available, ang mixture ko ay 70% na regular soil or garden soil tsaka 30% na carbonized rice hull or minsan nagmimix ako konti ng cow manure. So itong soil ngayon, sa bulaklak ito, parang may mix na ito. Hindi ko lang alam kung ano exactly. So walang iba, kaya ito lang yung gagamitin natin. Guys, kung di pa kayo naka-subscribe sa YouTube channel ko, please click subscribe. So didiligan natin ito, konti lang. Since moisture lang yung kailangan pa ng ugat. Hindi kasi natin sila pwedeng itagal sa kokopet kapag nagkaugat na. Kasi may chance na mamamatay yung ugat sa kokopet pag diniligan natin. Dahil matagal
mawala ang moisture sa kokopet. Itong soil nito parang may mix na kokopet konti. So susubukan natin gamitin. So napansin ko moist na yung soil. Siguro 2 days. After 2 days ko na ito didiligan. Since moist naman yung soil na gamit ko. Ganun lang, compress konti. So sa pagpapaugat, try and try lang po. Ganun po talaga. Ako, dumaan din ako dati sa nung baguhan pa po ako. Wala talaga akong mapaugat. So ilang libo din po yung nagastos ko nun. Pero hindi pa rin ako sumuko. Practice ng practice lang po. Spread lang yung roots. Add ng soil. Compress konti. So guys, ito lang po sa ngayon. Salamat sa pagsabay sa panonood, patikinig sa akin. So, good day sa lahat. At mag-ingat po tayong lahat. God bless us all. Salamat.